Simulan natin ang pagbabalita sa isang lasing na lalaki na dinuro at pinagmumura ang pulis na humuli sa kanya sa Naga City. Matagal na raw kasi siyang inerereklamo ng mga residente dahil sa pag-eeskandalo. Magbabalita si Jenny Dongon. Hindi ako SPO3. Okay, ano pang rango mo? Pare, nagagawa ka ng rason. Dinuro at pinagmumura ng lasing na lalaking ito ang pulis na nanghuli sa kanya sa Naga City noong March 14. Hanggang sa loob ng istasyon, galit na galit pa rin ang lalaki sa pulis. Sasabihin ko sa'yo, face to face lang ngayon yung basement mo! Pulis! Hindi mo alam kung anong karapatan mo! Karapatan kong sibilyan! Pinipilit din ang lalaki na wala siyang ginawang mali. Mali ka, sir. Mali ka, sir. Wala akong mali! Hindi mo binibigay sa ring ID mo, sir. Paano ko naibigay? Nano sa sakyan? Hinarangan niya ako sa sakyan! Ayun ang papasukin, listen po na yun akong kuhanin! Pero kwento ng PNP, March 14 ang ireklamo raw ng lalaki sa Barangay San Felipe dahil sa pang-eskandalo. Agad itong nirespondihan ng mga pulis at hinuli ang nagwalang lalaki na ex-military umano. Meron lang siyang mga unnecessary acts na ginagawa, like hitting the window of the owner's car. And nakita din po ng ating kapulisan na ginagawa niya yun. So, meron na pong personal knowledge na gumagawa nga ng malicious act. Nang madala sa presinto kasama ang complainant, mas nagwala ang lalaki dahil di siya pinayagang makabalik sa kanyang sasakyan para kunin ang kanyang ID. Paliwanag naman ng mga pulis. Ang pre-present niyang ID is LTAP and PTC4, which is yung license to own and possess firearms, tsaka yung permit to carry outside residence niya. So nag-assume na lang yung ating mga kapulisan na baka may baril tong taong to. Kahit na sabihin na nating handa yung ating kapulisan is we don't want to make things worse. Nga naman mayroong madgrasya, yun yung iniiwasan natin. Hinangaan ng maraming netizens ang ipinairal na pagpapasensya ng sinigawang pulis. Sa ngayon, kinasuhan na ng patong-patong na reklamo ang sospek na hindi na pinangalanan ng mga otoridad. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.